Yung sinabi ni Kuya Dave, muntik may mangyari sa inyo. Ano ba yun? Oo. Pero hindi rin kinain ang kalooban ko. Isang pagpapanggap lamang ang pinakitang pagmamahal ni Cherry kay Dave na ito ay kinagalit naman ng lalaki. At sa labis na sakit na nadarama, ay sinabi ni Dave na sana siya na lamang ang ginantihan ni Cherry at hindi na idinawit ang mga kapatid. Sa narinig ni Cherry ay sinabihan si Dave na hindi siya bayani bilang kuya ng mga Estrella. At naalala ni Dave ang binitawang salita ni Drew na ayon kay Dave, siguro tama nga sila Cherry at Drew na hindi siya bayani. Kaya sa galit ay hinila ni Dave si Cherry sa gilid ng bangin na balak magpatihulog kasama si Cherry at matupad ang balak na maglaho kasama ang babaeng mahal niya. Sinabi ni Cherry na hindi pagmamahal ang gagawin ni Dave, pero sa galit at pagmamahal ni Dave ay buo na ang loob niyang magpakamatay kasama si Cherry. At iyon ang nadatnan ni Paco na eksena. Kaya labis na takot ang nadarama para sa mahal niyang asawa at sa kuya niya. At hinimok si Dave na magkalma ito. Pero si Dave ay sinabi ang katotohanan na niloko si Paco ni Cherry na muntik nang may mangyari sa kanilang dalawa. At ito'y ginawa ni Cherry upang saktan si Paco. Pero sinabi ni Dave na mahal niya sila ng kanilang mga kapatid at pamilya. Takot na takot si Paco na pinakiusapan si Kuya na Dave na huwag ituloy ang binabalak na magpakamatay at aayusin nila ang problema nilang magpamilya, lalo na't malaki ang kasalanan nila dito kay Cherry. Nang makita ni Paco na niyakap ni Dave si Cherry at handa nang tumalon sa dagat, ay dali-dali niyang kinuha ang bato at hinampas si Dave para mapigilan ito. Natulala si Paco sa mga nangyari nang bumulagta si Dave na duguan, habang si Cherry ay sigaw at iyak sa mga nangyari. At kailangan niya pang yugyugin itong si Paco sa pagkatulala para madala nila si Dave sa ospital. Samantala, alalang-alala si Drew kay kuya niya Sam at hinahanap niya ito. At natagpuan niya itong nakasandal sa puno na basang-basa at nanginginig na ayon kay Sam, ayaw niya nang mabuhay pa dahil pinakawalan niya ang oportunidad. Si Drew ay pinalakas ang loob ni Sam na huwag sumuko at aayusin nila ang kanilang buhay. At may second chance pa itong si Sam. At sinisisi ni Drew ang sarili sa nagawang kasalanan kung bakit nangyari sa kanila ang ganito. At madamdaming humingi ng sorry si Drew dito sa kay kuya niya Sam at niyakap na huwag itong bibitaw at lumaban sa buhay. Samantala, nadala naman nila ni Paco at Cherry Red si kuya nila Dave sa ospital. Agad namang sinamahan ni Paco si kuya niya Dave sa loob habang nilalapatan ito ng gamot. Pagkalabas ni Paco ay iyak pa rin ang iyak itong si Cherry Red, lalo na't hindi pa rin nagising si Dave at hindi pa okay ito. Kumukuha ng lakas si Paco at takot man ay tinanong si Cherry Red tungkol sa sinabi ng kanyang kuya Dave kung totoong inakit ni Cherry Red itong si Dave at muntik nang may mangyari sa kanilang dalawa. At dagdag sinabi ni Cherry ay hindi rin kinaya ng kanyang kalooban. Inamin ni Paco na natakot siya sa muntik nang pagkalimot ni Cherry. Ma-realize kaya ni Cherry Red na maling-mali siya at hindi pwedeng ilagay sa kamay niya ang batas. Abangan na lang natin ang susunod na mga episode dito sa A Family Affair.